Sorry. Guys, welcome back to Kudetek. Then, of course, kamusta kayo mga ate, mga kuya? I'm Kuya Josh and we're just going to give you a review po ng another review po ng ROG G512Li. De joke lang po. We're going to give you a review po ng dalawa pong electro tank peripherals po from ROG. This is the ROG Strixscope TKL Electro Tank Edition. Sorry, yung haba ko ito. And then you have the ROG Strix Impact 2 Electro Tank model po. So guys, later bubuksan ko to, pero I will just give you a quick review regarding with the of course to, ito mga unit na to. So the Electro Tank po na to, yung Impact 2, this is an ambidextrous design na mouse. So technically pwede mo siyang bilhin kahit kanan or kaliwete ka. This will suit you because of the ergonomic design. And then lightweight siya, so it's very good to use pagdating sa mga MOBA game, Dota 2, League of Legends. Ewan ko lang sa FPS kasi more on the heavy type like na mouse ang prefer ng ibang gamers. So programmable yung keys niya, later papakita ko sa inyo yung mga keys, yung mga macro key dyan. You have, let's say, 4 DPI settings po. Kaya ito mag-cater around 6,200 DPI with 220 IPS po. Yung po yung point-to-point po na that system niya. So yeah, technically this is really accurate pagdating sa ano. And then guys, of course, yung kanyang katandem, the Electropunk ROG Strix TKL Electropunk. Sa mga hindi familiar pagdating sa mga keyboard na, terms, yung TKL means pen keyless. Wala siyang numpad, guys. So 80% lang yung ano niya, yung sa keyboard ano niya, size niya. So yun guys, this is an MX Charity Red. Yung mga MX Charity Red po is non-tactile po siya. Hindi po siya yung katulad po ng MX Charity Blue na yung tactile and then medyo maingay pag ginagamit. Then, of course, you have a per keyboard LED guys. Hindi siya yung isang block lang ng ano. Per keyboard po, per keys na keyboard nyo is already LED. Of course, Rasync ko na po ito, connectivity. Ang pinaka-minimum na USB port na pwede niyo pagsaksakan sa kanya is 2.0. The same po dito, 2.0 din po si Electropunk po na Impact 2. Then, programmable po both. Yung pong sa keyboard, function key lang yung hindi programmable. The rest po, pwede niyo siya i-program. And then, what else ka na? Bago ko i-proceed yung ano. Of course, pareho silang black and pink. Yun, to clarify, black and pink. Black and pink po siya, hindi po purple. Black and pink po yung ginagamit na color schematic po na Electropunk. So guys, without further ado, I'm going to open this boat po and set it up here with the G512Li po na Electropunk yun po. Yan. Yun guys, actually, this mouse po is already, call that, hard bundled with this model po. For the sake of the demo lang po, kaya namin pinakita yung ano niya. So, technically, pag bibili ka ng mga isang buong pack na ganito, kailangan lang bilhin po. Yung ROG Strix na Electropunk. You already have the mouse, di ba? Yeah, thank you. So, ayun, technically, para ako na. First time namin bukas nito, kaya bear with us kung di na yung bukas na mabilis. So, inside the box, you will find the manual and your warranty card. So, yung manual niya. Ayun, programmable talaga siya, yung manual. Yung manual, so saksak ko muna siya. So, wala kaming laro na naka-install sa laptop na to. So, don't expect na I'll be playing games. So, I will just sync this up with the, ano, with the armory crate para makita niya kung ano siya. Gano'n siyang pa-cool. Gano'n siyang pa-cool talaga. Guys, dito naman ako sa ano. Scope. Ayun. Actually, first time ko makakakita ng ano, makakagamit ng TKL. Yung mouse ko sa bahay. Ay, mouse. Yung keyboard ko sa bahay is technically yung ano. Typical na keyboard, syempre. Mahirap i-avail to eh. You'll be broke real fast. So, ayun. Detachable yung ano niya. Yung kanyang table. Then guys, ayan, take a good look how premium po tignan siya. There po.
So, can see, ayun, katulad yung sabi ko sa inyo, guys, MX Cherokee Red to. So, hindi siya ganun ka-tactile and kaingay pakinggan. And, yun, kung gusto nyo ng proof na MX Red Cherokee siya, yun, guys, yung teacups niya sa loob. Red po yan, MX. Then, yun, setup ko lang din to. There we go. So, inside the box, ano makikita natin? Of course, same. Manual yan yung ano mo. May sticker siya sa loob, actually, yun, sa anong ROG. May sticker siya din sa loob. Then, ito yung wire. So, ayun guys, kung nag-iisip kayo ng ano, ng regalo sa sarili nyo sa Pasko, bakit naman hindi pa to? Guys, pupunta ako sa loob ng ano, ng armory crate. Oh boy. Yan, there we go. So, yun guys, dito yung DPI controller niya. Ayan po. This one po yung DPI controller. Wala po siya dito. Then, punta nga tayo ulit sa armory crate. Of course, yun tayo sa system. Oh, nope. Sorry about that. Ito siya. So, ayun guys. Kailangan nyo muna siyang i-update. Maghanap siya ng ano. So, I'll be back.